Anong masasabi mo na magkamukha kayo ni Jorik? Kasi ako muna yung sasagot, Janvic, ha? Personally, kasi sige. na-offend talaga ako. Pero dahil kaibigan naman kita. Ano ko? Kasi alam mo, putek. Sinasabi nun. Demonyo. Demonyo kagayon. Bakit naman ang tagal ni Janvic at wala pa rin po yung guest natin for napasok tonight? Na ako. Ah, andyan na ba? Sorry. Good evening sa ating mga virtual playmates and welcome to another episode of Virtual Invasion of Privacy. I'm Jorik, ang inyong official invader. At ngayong gabi na nga po, madlang people at mga ating mga virtual playmates, makakasama natin ang isang brand endorser, influencer, ang isa sa aking mga besties, si Kapitan Janvic de Guzman. Ayan, magandang gabi po. Buti naman ay napaunlakan mo ang gabing ito, Janvic. Hello. Actually, natutulog pa ako eh. Talagang ginising ko yung sarili ko para sa'yo. Oo nga. Saka wala ba tayong medyo mas maliwanag na area dyan? Kasi paanino ka na, Ben? Papakita muna sa amin, nasan ka muna ngayong lugar? Nandito ako sa condo sa Makati kung saan ako nagstay for almost 3 years na din. Solo ka lang ba dyan o may kasama ka? Gusto ko mang may kasama pero talagang mag-isa tayo. So, kailangan natin tumayo na mag-isa sa sarili natin. So, mag-isa ako for 3 years dito. Parang gusto kong magsalita pero mamaya na lang talaga. Demonyo. Demonyo kagayon. Nasaan ka ba? Sa sala o sa kwarto? Sa kwarto. Pakita mo sa amin yung area mo kung nasan ka ngayon. Paano kung ayaw? Sige na, bago pa ako magsalita, pakita mo sa amin. Paano ba ito i-flip yung camera? Parang ang hirap i-flip. Pipindutin mo lang yung flip. Cellphone mo ba yan? Bakit walang flip camera? Ayan. Okay. Ding-ding. Patingin! Teka lang, bakit ang daming bola sa gilid? Ayan yung mga pinirmahang mga bola right after SEA Games, pero may mga pagbibigyan ako niyan. So, tapos gift ko yan. Ibibenta mo after. Bang. Gift nga eh. Benta ka na. Ah, gift ba? Sana mabigyan mo din ako niyan. Gusto ko rin naman ng ganyan, no. Sana naisip mo naman ako, magkaibigan naman tayo. Gusto ko ng ganyan. Yung may mga pirma. Benta natin, 'di ba? Mas malaki. Tingnan namin kung nilinis na yung kama, kung nalinis ba yung kama. Uy! Grabe ka naman. Yan naman. Mukhang parang magulo yung, kama. Hindi ah, oo. Oh. Nakita nyo naman yung kumot ko, as in parang ano rin yan, Philippine flag. Kulay Pilipinas yan. Nilig tayo sa... Ah, akala ko yung pula, ano. Kulay pala yung pula, akala ko ano eh. Sorry. Blue, red, and white. Bakit? Yan naman, demonyo. Oo, yun na nga. Sa gabi, parang ma-relax ako, pinapatay ko yung ilaw. So, ganyan na magiging setup sa gabi. Light, okay. Okay. Pakita mo sa amin yung mga, yung closet mo, kung meron ko dyan closet. Nakakahiya naman yung damitan ko, besh. Sige, papakita na rin natin. Hindi naman tayo nag-ayos, pero sige, pakita natin. So, ayan. Kung gaano siya nga, hindi ka organized. Since sabi mo mag-isa ka lang dyan, sino-sino na mga, may mga nadala ka na ba mga friends dyan sa condo mo? Nag-visit? Ay, madami. Sana nakadalaw kami, parang kami kasi hindi pa kami nakakadalaw sa condo mo. Hindi kasi, di ba, before ini-invite ko kayo, kaso wala, minsan walang time si Jorik. Alam mo naman, pag ini-invite mo yung mga kaibigan mo, tsaka sila hindi pwede. So, na lang natin kung kailan ka magiging kasi available. Kasi yung condo, kasi parang mas marami ka pang tinulog kesa sa akin. So, parang napaisip. Parang hindi ako na tapos sa condo ni Ay, nako! Pag natutulog ako dyan, ay, kasama ta matulog dyan eh. ito na yung mga questions natin. Ito, mga, parang casual na usapan lang natin to pag umiinom tayo. Sige. Pag umiinom tayo ng mga chocolate, bilang bawal kasing lumabas sa Tom the Beach. Ito mo na tayo. Mga normal na baliw na point lang. So, ang first question natin, di ba single ka ngayon? Tama ba? Single yes. ka ba ngayon? Oh, naman. Single. Tapos, parang antagal na nung panahon huli kang nag-jowa. Parang mga 25 years ago. Parang mga 25 years na rin, di ba? Ano, matagal na ba yun? 25, hindi naman 25 years. Ano, diba? Parang matagal-tagal ng panahon na wala kang jowa. So, bakit antagal mo ng single? Hindi siguro nung dati kasi, syempre,
may focus sa sarili mo, may gusto kang i-improve, may gusto kang ma-achieve for your ano, syempre, career. So ayun, siguro hindi lang talaga dumadating pa sa point na nandiyan yung bibigay ni Lord, syempre. Pinagdadasal din natin yan eh, kahit pa ganito yung mga itsura natin. Pinagdadasal pa rin naman natin kung sino yung magiging yung partner natin in the future. Diba? Gaano ka nakatagal na single? 4 years. 4 years. Ah, matagal na din. Mm-hmm. Pero ano, kumbaga, during that time, kasi diba kahit sabihin mo minsan na focus ka, may mga taong dumarating talaga na sobrang gusto mo eh. Nag-attempt ka, or talagang pinigilan mo na hindi, wag muna kasi focus ako sa karir. Siguro may mga dumating sa life ko na akala ko magiging girlfriend mo, pero siguro may mga misunderstanding, may mga hindi kayo napagkakaunawaan. So, nakakat na lang. So, ganoon naman talaga ang life eh. Kailangan, kung sa tingin mo, hindi mag-work in the future, kailangan mo siya i-cut ahead of time. Ayun. So, Shem, yung next question natin, dahil single ka nga, at para din sa mga single na nanonood, ano ba yung ideal girl mo? Umpisahan natin sa physical look. Janvic, hello? Janvic, hello? Kabayan? Well, syempre, mas ano ko kasi, since hindi naman ako kaputian, gusto ko maputi. Yung height siguro medyo, syempre, medyo kahit papano, dito naman sa level ng babae na pag tinignan mo siya, matangkad. Pero dapat mas matangkad ka ba o panay? Oo naman, mas matangkad ako. Okay lang sa'yo yung babae na hanggang tuhod mo lang, yung mga ganon. At least mas matangkad ka. Kaya nga medyo matangkad eh. Hawa ka mo sa julong ganon. Mahirap naman kasi, besh, mas mahirap naman kasi kung mas matangkad sa akin, di ba? Hi babe, kiss mo. Ako naka. Hindi kasi nasa mundo ka ng volleyball eh, di ba? So, possible na yung maging jowa, volleyball player. Siyempre, matangkad, di ba? So, gusto mo mas maliit sa'yo. Mas matangkad naman ako kahit papano. Yung buhok, ano ma gusto mo? Straight ba to? Maikse? Kulot? Depende naman. Kasi di ba may mga lalaki na ideal na ang lakas ng dating sa kanila pag kulot, yung pasanto ninyo na, yung mga ganun. any kind of hair naman. Okay na. Kasi may kilala akong mga boys na hot sila pag yung babae, maikse buhok, nakikita nila yung leeg, yung batok. Lalo na pag yung leeg, yung may mga guit-guit na itim na, gaano talaga yung... Sa'yo, anong gusto mo? Choco na batok o batok na choco? Siguro medyo mahaba yung hair. Sa ugali naman daw, ano naman daw yung gusto mo sa ugali ng babae? Siyempre, una-una, understanding, tsaka medyo makulit. Bakit understanding? Kasi mahirap ka bang intindihin? Hindi naman sa mahirap ako intindihin, pero may mga bagay-bagay kasi na hindi ko naiintindihan na siya yung makakapagpaintindi sa akin. I mean, ang kailangan mo pala ay translator, interpreter, yung pala. Demonyo. Demonyo kagayon. Gusto mo ba yung medyo tahimik lang o gusto mo yung medyo loud, maingay, magulo? Yung... Gusto ko medyo kalog kasi... Medyo kalog. Well, syempre ako, makulit ako. So, kung magkakaparehas kami ng gusto, I mean, magiging masaya. Hindi magiging boring pag magkasama kami or what. Tsaka may mga babae kasi na tahimik lang pero once na pag kayo na yung magkasama, masaya and kalog. Syempre, para ikaw, ganun yung personality mo. Tapos yung mga kaibigan, nung pag nagsama-sama, parang nalaga kayo nasa impyerno sa mga kademonyohan nyo. Kaibigan kong kagaya mo. So, mahirap naman magsama ng babae na talaga mapagtitripan mo na lang. Yung mag-walk out na lang talaga siya. Hindi mo kaya. Gusto mo ba, Janvic, ay ano sila? Yung mga talented? Well, syempre, since hindi ako marunong magluto, hindi ako sobrang mahilig magluto. Iba pa rin pag yung girl is magaling magluto. Yung sa talent, sa pagkanta, as long as kahit hindi siya sobrang galing kumanta or hindi man siya singer, pero yung kakantahan kanya for the sake lang na mapasaya kanya. Ay, kahit di ganun singer, basta magta-try kumanta para sa iyo. Para okay. Gusto kakantahin niya lang. Tiptoe by the window. Previous pala yung kinakanta. May nagtatanong, Janvic, may nagugustuhan ka daw ba ngayon at may nililigawan ka daw ba ngayon since single ka? Wala pa. Lalo na sa pandemic. Sorry. Nawala ako sa frame. Mag-disinfect ka kasi iba na yung lumalabas sa mga. Ilan taon ka na ngayon? 19.
Okay, sige. Magbabalik po ang Tonight with Boy. 1993 po ako pinanganak. So, okay nang bahala. May ideal age ka ba na nasa isip mo na gusto mo nang mag-asawa o bumuo ng pamilya sa age na yon? Siguro for me, hindi ideal age eh. Hindi ko masasabi ideal age. Pero siguro... edi sorry. Palitan natin. Sorry. De, yung right time, siguro na magpakasal ako or maging stable tsaka magkaroon ako ng family is syempre pag naging stable na din yung career. I mean, maganda yung income, yung business, may bahay at lupa ka, yung mama ko okay na. I mean, syempre iba pa rin yung ma-settle mo lahat para mas maganda yung flow ng future mo. Kasi naghintay ka, nag-invest ka, kasi mas magiging maganda yung future mo, lalo na kung napagplanuhan mo lahat. So, okay lang yun mga, at the age of mga 80, okay ka na nun. Mga 80 na tapos mo na lahat yun, okay ka na. Baka hindi na ako makabuo ng pamilya nun. Basta bago mag 100, mga ganun, no, pasok na yun. No, mga 30 siguro. Pero, syempre, as early as now, kasi mas kailangan muna natin mag-focus sa future, ay sa career. Diba? Para maganda yung future natin. Ngayon, diba, alam naman nating lahat na volleyball player ka, pero ngayon medyo stop kasi dahil sa pandemic. Before the pandemic, diba, isa sa mga milestones sa buhay mo is yung napasok ka sa isang malaking clothing line, which is Bench, at naging endorser ka at nagka-billboard ka pa. Nakikita mo na yung billboard mo sa EDSA, mga ganon, or sa mga store, diba? Siguro, nakita ko yung picture ko, yung unang-unang picture na nakita ko yung sarili ko sa may BGC Bench. Maliit lang siya eh, pero alam mo yung first time ko nakita, nahihiya ako, ewan ko kung bakit. Maliit pa lang yun. What more kung makikita ko yung picture ko dun sa mga stores na, alam mo, malaki yung picture namin ni Kuya Morichi dun. Kung sakaling dyan, Vic, na hindi ka natuloy o hindi ka napasok sa pagbabalibol, sa tingin mo ba, referee ka ngayon? Hindi, ano yung gagawin, ginagawa siguro ni Jan Vic de Guzman ngayon kung hindi siya volleyball player? Well, siguro kung mag... yung totoo lang ah, pag nasa ka lang ba siguro ko, I mean, hindi ko na pursue yung studies ko, hindi ko na natapos yung studies ko and hindi ako nakapaglaro ng volleyball. Iba, siguro tatay na din ako. Ganon. Yun yung nakikita ko. Every time naman magkakausap kami ng mga kaibigan ko, say ko, oo. Ano kaya yung Jan Vic de Guzman kung hindi ako naging part ng national team, hindi ako naging player sa NCAA? Say ko, malaki siguro yung impact pa rin na pinagbago sa akin dahil sa volleyball. Kasi kung hindi, sabi ko, siguro tatay na ako, nag-work na ako ngayon, may family na siguro ako. Ako feeling ko rin talaga kung di natuloy ito yung mga chat-chat na ganito, nanay na ako ngayon. Bang. Feeling ko talaga, ano yung mga anak ko. Jan Vic, sino daw ang pinaka-close mo sa national team? Hindi ako sure eh. Ah, hindi ko sure. Hindi, lahat naman sila close ko. Pero yung as in pinaka yung kasama mo off training, sabay mo pumunta, kumain, gano'n, na lagi mong kasama talaga. Oh, yung madalas kong kasama sa national team, simula pa lang 2017, si Alpha Para. Yun, halos araw-araw, twice a day, magkasama kami. So, before, mas madalas kong kasama si Alpha Para kaysa sa nanay ko. Ito, kailangan ko, Jan Vic, magbigay ka ng tatlong pangalan. Siyempre, hindi ka nakasama dito. Hindi ka nakasama dito kasi naging kapitan ka na, MVP ka na. So, alam namin na magaling ka. Pero, magbigay ka ng tatlong top volleyball player na lalaki na feeling mo pinakamagagaling sa bansa natin. Well, una-una si Brian Bagunas. Mark Espejo. Tapos si Malabunga. Lahat sila naging teammates mo, 'di ba? Ah, sa national team. Kung may pang-apat, Retamar. Kasi syempre siya yung setter, tsaka sobrang iba yung attitude nila inside and outside the court. Si Retamar yung last setter nitong last games, 'di ba? Mm-mm. Yung pinakabata sa team. Yung 8 years old lang si Retamar, 'di ba, na naglalaro ngayon? Hindi, 7 lang. Ah, 7 lang. Mas bata. Ang galing niyang mag-set. Saka naka-smile siya kung mag-set. Funny smile. Okay ka dun sa smile. Oh, happy ka na naman eh. So ito na, Jan Vic, ang next question naman natin sa'yo. Sino para sa'yo ang hottest volleyball player of all time? Well, syempre yung nag-8FAF FHM. Si Rachel Landakis. Una-una, syempre. Oo, sa bagay. Parang, oo nga na pala. Nag-cover nga pala si Ate Rachel. Syempre. Saka ang sexy naman talaga ni Ate Rachel. So, gusto ko yung lundag ni, pag yung papalo si Rachel, iba yung bounce baby na palo si Ate Rachel. May sarili siyang lundag, no? Yung pag nag-approach siya, sa kanya lang talaga yon. Yung parang tipong pagkita mo, paalang hindi kita ka to. Alam mong si Rachel Landakis, pag siya yung
nag-approach ng gano'n. Pasayaw na eh. Magaling si Ate na Rachel doon. So, eto na, mapunta naman tayo. Bilang, di ba, Janvic, napupunta ka na rin naman sa show. Nakakaisa pa lang ako eh. Movies. Ay, isa lang ba yun? Una pala si Rachel. Ano ba naman yan? Ikaw na lang katanungin ko. Init na init si Janvic, di ba? Ang sabi ko sa kanya, hatis isa lang. Gusto niya pang magdagdag. Pagbabae talaga, oh. Gawin nga naman nating tatlo. Tinatanong ko na. Tatlo ba? Isa lang ba? Oh, next question. Oh, hindi. Dalawa pa. Oh. Siyempre, si Mika Reyes, ang beshi natin na si Mika Reyes. Hindi naman sexy si Mika. Ba't ko nakalagay dyan? Alam mo, oh. ang hindi naman, ang sa akin kasi ang hot tsaka description ng pagiging sexy is hindi lang naman dahil maganda yung katawan mo. I mean, no, actually, the way ka pumorma, yung charming mo pag nakikita ka ng tao, yun yung sa akin. Oh, ito ang next natin ha. Kasi di ba alam naman natin na nag-showbiz ka, may mga nagawa ka na movies, di ba? Tapos yung pinaka-break mo talaga, yung seclusion, di ba? Yung isa ka dun sa mga pare. Tatlo ba kayo? Apat kayo na pare dun, di ba? Pero kung ikaw ba, John, bigang papipiliin. Tatlo lang. Sino ba yung pinaka... Sinadagdagan mo eh. Ha? Sino yung pinaka-crush? Apat ba? Yung si Dominic, si Kuya mo, GR. Oo. Si Ronnie. Ano ka, madre? Punk. Kung bibigyan ka ng chance na mamili o makatrabaho, ano, tanungin ka ng director, o sino yung gusto mong makalab team, gagawan ka namin ng ano, gagawan teleserye or movie? Sino yung pinaka-ideal na gusto mong makalab team? Well, hindi man ako kagalingan na actor, pero Catherine naman, Catherine Bernardo. Kala ko. Di ba single yung Catherine Velarde? Hindi ba siya yun? Catherine Bernardo, hindi Velarde. Pero, na-meet mo na siya sa personal. May picture ka na with Catherine Bernardo ever. Wala pa. Hindi ba siya na-meet? Nakita ko na siya, pero hindi ko siya yung total na nakausap or nalapitan. At makakasama po natin ngayon, please welcome Miss Catherine Bernardo. Pak! Janvic, eto, tawan-tawa talaga ako dito. May nagtanong sa akin dito, anong masasabi mo na magkamukha kayo ni Jory? Kasi ako muna yung sasagot, Janvic, ha? Personally, kasi sige. na-offend talaga ako. Pero dahil kaibigan naman kita. Kasi alam mo, sinasabi rin sa akin po kay Richie, parang nakaka-offend. Alam mo yung Richie, tapos Jory, tapos may Janvic pa, parang, uy! Ano ba yan? Siguro kasi lagi tayo magkakasama kaya sinasabi nilang ganun, no? Sa bagay kasi nung nakakadikit ko rin naman si Sue, si Nadine Lustre, si Catherine, sinasabi, ay magkamukha kayo. So parang, baka ganun na nga yun. Janvic, ikaw, anong nasabi mo na magkamukha tayo? Na-offend ka ba? Hindi. Sobrang blessed ako. Oo, ano ba na Janvic? Uy! Direkto! So, ito ang next naman natin dito, Janvic. Ano daw yung namimiss mo nung normal na probinsyano ka lang sa Calamba? Alam mo yun? Yung nakikipagbarilan ka lang kay Cardo, nakikipaghabulan ka sa pulang araw. Probinsyano. Siguro namimiss ko yung kahit saan ako mapunta, hindi tinitingnan kung sino ka. Yung walang masasabi yung tao sa'yo, kahit anong gawin mo, wala kang pakialam sa pwede mong gawin kahit saan ka magpunta. Janvic, ilan na daw ang ex mo? Nagbilang. Ano lang at? Ang pogi! Apat. Ilan taon ka unang nagka-jowa? Kasi kinoconsider as girlfriend, ex-girlfriend, yung mga dati. Yung puppy love. Ngayon, ano na siya. Ilan taon ka unang nagka-jowa? High school. Parang lahat naman nag-umpisa ng high school, parang pag-elementary. Sobrang landi mo. Yung elementary parang. Janvic, meron daw ba nagpapasaya sa'yo ngayon? Si Bakla, yung itsura mo eh talagang wala na sa buwang na sumay eh. Hindi ko na maitago yung ngiting ko, lumalabas sa naman. Marami yun lang naman yung tanong. Marami. Edit tapos tayo. Janvic, ano daw mabibigay mong advice sa mga student athlete na nag-struggle because they know that struggle is real? Yun nga yung sinasabi ko every time na intervene ako. Kung gaano halaga nung binibigay sa inyo ng school nyo. Well, syempre, scholarship, allowances, free dormitories. Ngayon, hindi nyo mararamdaman yan. Mas mararamdaman nyo yung hirap at saka yung takot na baka dumating yung time na mawalan kayo ng scholarship kasi ang daming mga athletes ngayon na nawalan ng scholarship dahil sa pandemic na nangyari. Syempre, in school, hindi nila sustain yung bayad at saka yung mga pinagkakagastusan nila. So, kailangan nilang mag-cut ng budget para sa mga sa lahat. Mas na-appreciate ko ngayon kung gaano kabuti ng mga schools na nagbibigay ng scholarship para sa mga athletes. Hindi lang dahil kasi naglalaro ka for them, hindi lang dahil
nare-represent mo yung school, pero kung iisipin mo, nabibigyan ka nila ng chance para makilala at makapag-aral ka sa mga gagandang schools na nabibigyan ng scholarship. Mm. Ang hirap ngayon, ang daming nawala ng trabaho, ang daming nawala ng scholarship. May isa, mapapayo ko lang, kung yung school nyo until now sinusuportahan kayo, magpasalamat kayo dahil grabe yung pagmamahal nila sa inyo. Ito na ang last natin. John Vic, pasok na to kasi matatapos na tayo. Okay, mabilis lang. Magkasabi ka lang. Hindi na kailangan mag-stain. Sagot lang tayo sa dalawang pagpipilian. John Vic, boxer or brief? Boxer. Mataba o payat? Payat. Maiksi o mahaba? Mahaba. Ibabaw o ilalim? Ibabaw. Lights on or lights off? Lights off. Sex or volleyball? Volleyball. Hoy! Itsura mo, ah! Sex, no? Hindi ako iniwala. Hindi ako iniwala sa'yo. Yeah, maraming salamat. Thank you so much, John Vic. At maraming salamat sa lahat na manood.